Hey guys, Joe here, Jebel Coin Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo paano i-cure ang bagong gawang concrete koi pan. Paano tanggalin ang residue ng bagong gawang concrete koi pan. Tandaan nyo guys, kailangan gawin niyo ito para maging habitable o pwede nang matirhan ang inyong bagong gawang concrete koi pan at maiwasan na mamamatay ang inyong mga koi fish. So without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button dito kayo sa ating bagong video. So ito na ang bagong concrete koi pan sample natin guys. Styrofoam lang ito. Pero same lang ito ng ano, malaking koi pan tulod. Concrete koi pan tulod niyan at doon. Miniature lang ito. So ang unang gawin nyo guys ay kumuha kayo ng suka. Kasi ang suka, acetic acid yan, makaremove yan ng mga chemical residues. Pahiran nyo itong ano, dito yung sa loob ng concrete pan wall, pahiran nyo ng suka at saka yung sahig. Pagkatapos guys, lagyan ng ninyo ng tubig. Kailangan punong-puno nga level dito sa itaas ang tubig para matanggal talaga ang mga residues ng cement. So ang gawin nyo lang guys, lagyan nyo lang ng stem ng saging yan. Punoy nyo lahat ang koi pan ng stem ng saging at isama nyo din itong dry leaves ng saging yan. Lagay nyo lang dito guys ng 1 week, for a week. Lagay nyo dito guys din. After a week guys, tingnan nyo dito ang tubig. Kung meron na bang mga microorganism, aquatic microorganisms na nakatira. Muna yung ano guys. Usually guys, ang lalabas dito guys ay yung infusoria. Tingnan nyo yung maigi, maliliit yan na organisms. Pwede yung ipakain sa frying. Infusoria, yan. Nalabas yan guys. Normally for a week. Saka meron ding ano, yung larvae, kiti-kiti, waya-waya yung larvae ng mosquito. Pag meron na present na yan, meaning kung present na yung mga microorganisms, aquatic organisms na nakatira dito guys, yan ang signal na wala ng chemical residues ang concrete koi pan nyo kasi habitable na siya, pwede na siyang matiran kasi nandyan na yung mga organisms, mga aquatic organisms na nakatira. So yan ang indication guys, usually 1 week talaga guys, ano na yan, ready na yan, ano, tirahan ng newly concrete koi pan nyo. Dapat guys, gawin nyo talaga ito guys kasi pag nilagyan nyo kagad ng isda, sure ko guys, patay yan. So yun, ito talaga ang gawin nyo guys. So yan, siguro yung ano, enzymes din ng banana stem, nakatulong din yan matanggal yung mga residue, chemical residues ng bagong gawang koi pan. So, tandaan nyo guys, importante talaga ito ninyong gawin bago lagyan ng ano, isda ang inyong bagong gawang koi pan. Saka guys, after dito pala guys, huwag nyong kalimutang i-turn on yung filter nyo. Mga pwede sa ano guys, yung filter filtration system. Usually din 1 week, bali ang curing guys 1 week, and then yung cycling ng tubig na bagong koi pan nyo guys for a week din, i-turn on nyo lang yung filter nyo, wala pang isda guys, para ma-cycle ang tubig
Ang cycle guys, meaning ng cycling ng tubig guys, ay yung tubig ay na-condition na guys, na-process na ng mga beneficial bacteria galing ng filter media nyo. Kaya 1 week dito guys, curing ng newly koi pan nyo at saka cycling ng tubig for a week, bali 2 weeks bago nyo lagyan ng koi pan nyo para safe ang isda nyo. Okay? So yan lang ang tandaan nyo guys. Okay? Kung meron kayong tanong, comment down below guys. At paki-like and share na din ito sa mga fellow koi fish keepers friends natin.